Hello guys, sa ngayon, i-real talk ko muna yung mga small YouTubers. So, ganito guys, kasi yung iba, magsasub to sa VLS, tapos screen recording, yun ang sasabihin nila. Tapos, pagkatapos, babawiin naman nila. So, ano naman yung point nila doon? Eh, lahat naman tayo dito gusto nating makuha yung requirements ni YouTube. Yung isang subscriber nyo, malaking tulong na yon para sa atin kasi dagdag na yon tsaka yung sa WhatsApp malaking tulong yon sa para sa atin kasi kailangan natin na pagtiyagaan trabahuin talaga na makuha yung requirements ng YouTube kasi mahirap abutin yung requirements. Kung wala kang pera, hindi ka makakapa-booster kasi yun yung uso ngayon, di ba? Meron na yung tinatawag na booster, tapos magbabayad ka lang, yon magiging kompleto na yung requirements ni YouTube. Pero yung sa mga katulad natin, na mga wala tayong pang bili, wala tayong mga pera, so kailangan natin na trabahuin yun. Pero bakit karamihan sa mga kapwa natin small YouTubers, sila pa yung parang mga yung tinatawag na ano nga ba yun, yung tinatawag na crab mentality. Yung pag nakita kang umaangat, hihilain nila pababa. Kasi ayaw nila nasasapawan. Diyos ko, hindi naman tayo masasapawan yan. Kasi lahat naman tayo, gusto natin marating yun, di ba? Yun lang naman yung goal natin, yung maabot yung requirements ni YouTube. Kaya dito sa atin, mga Pilipino, walang umaangat kasi kapwa Pilipino, hihilain ka pababa. Kapwa Pilipino, pag makita ka na umaangat, hindi sila magiging masaya. Tingnan mo, pagka sub to sub nila, tapos mga ilang minuto lang, babawiin lang naman nila. Hindi naman yung malaking kawalan sa kanila kasi nagtutulungan nga tayo dito, di ba? Bumubuo ng GC. Tapos makikita mo doon sa mga nag-subscribe, tapos makikita mo na lang mga ilang oras, tapos or mga kinabukasan, makikita mo unsubscribe na. Hindi naman yun malaking kawalan sa kanila Tingnan mo. Yung iba dyan parang yung mga nagpapanggap lang na mag-a-advise pa sa'yo na ganito gawin mo. Pero hindi naman pala sila totoo Mga plastic lang naman. O kaya ganito naman. Sabihin natin na meron tayong pera na pang pa-boosting. Bakit? Iisipin nyo ba na kapag sinabi nyo na gano'n, magtitiwala kagad kayo sa tao. Siyempre, iisipin natin na baka ma-scam tayo. So, mahirap din magtiwala sa mga ibang tao na yung mga nagbo-boosting kasi baka ma-scam tayo. So, mahirap talaga magtiwala. Mga small YouTubers, eto na lang yung labanan natin, yung magtulong-tulong tayo para managdagan ang ating subscribers tsaka yung WhatsApp natin. Kasi mahirap talaga abutin lalong-lalo na yung WhatsApp. So, dapat kailangan natin yung may pagkakaisa tayo or magtulungan tayo para maabot natin sabay-sabay yung requirements ni YouTube. Kasi hindi lang naman ako, kayo, yung gustong maabot yun. Lahat tayo gustong makamit yung requirements ni YouTube, di ba?